So, ayan, magandang araw sa ating lahat mga kagulong. Yan. Medyo matagal-tagal akong di nakapag-vlog mga kagulong kasi nga duman tayo sa alam mo na, nagkasakit tayo, humina ang ating mga resistensya. So, dahil sa ulan init, alam mo naman, ang hirap magkasakit sa panahon ngayon mga kagulong. Ang hirap magpa-check up kasi mamaya anong isipin ng mga doktor? Alam mo na, kasi alam mo naman sa sarili mo kung anong mga nararamdaman mo. Yan. So, ngayong araw, pag-usapan natin mga kagulong, yan, sa mga nagtatanong kasi, marami nagtatanong kung okay ba ba si Lalamove? Kumikita pa ba si Lalamove? Yan. Pag-usapan natin yan ngayon mga kagulong, kung kumusta nga ba ang kitaan ngayon kay Lalamove? Yan. Update ito mga kagulong. As of July 2021. Napapasinsyan nyo na mga gulong, medyo ngungo pa ako. Yan. Lalo akong mahirapan nagsalita kasi yung boses ko medyo ngungo pa. Bukod doon, mayroon pa akong singaw. Yun lang. Kasi nung nilagnat ako hindi ako nagpanainom ng tubig. Parang ayaw kong uminom ng tubig. Yan. Kaya nagkasingaw ako. Pero okay na rin. Pagaling na rin siya mga kagulong. So ayan, pag-usapan natin yan mga kagulong. At kung ikaw ay hindi pa pala nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Ayan mga kagulong. Pag-usapan natin kung kumikita pa ba talaga kay Lalamove. Yan. So, maging honest lang talaga ako sa inyo mga gulong, di ba? Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon talaga kailangan natin kumayod. Pero, alam mo na, sa totoo lang, pagdating kay Lalamove, bibigyan kita ng idea kung gusto mo talaga mag-apply kay Lalamove. So, yan. Kung ikaw ay mag-apply, yan. Wala na patubik-tubik mga kagulong. Kung ang iyong gamit na sasakyan ay four wheel pataas, medyo okay pa siya mga kagulong. Kahit paano, kikita ka pa. Yan, pag alam mo, may sasakyan ka, four wheels, pataas, yan, six wheels, yan. Kahit paano mga kagulong, kikita ka pa. Yan, kasi nga, kahit paano, marami rin booking naman sa mga four wheels at saka six wheels. Kasi may kakilala ako, kahit paano, kumikita pa rin naman sila. Di ba? Yun nga lang, kasi minsan talaga, kahit sa 6 wheels, 4 wheels, mayroon pa rin talagang purchase service abono. Pero yun ang iwasan mo kasi one time, ma-scam na rin siya. Yan, kahit saan talaga ma-scam, ma 4 wheel man o ma 2 wheels, ma-scam talaga. Pero, kung ang inyong gamit mga kagulong ay motor, yan, medyo tagilid na tayo mga kagulong. Lalo na, unang apply mo, di ba gusto mo agad kumita, medyo malabo mga kagulong kung ikaw ay nasa probinsya ng, halimbawa, Laguna, Cavite, Bulacan, Caloocan North, yan, medyo mahina-hinang booking dyan, Antipolo, yan, San Mateo Rizal, yan, mahihina ang booking dyan mga kagulong. Kung yan ang area mo, medyo tagilid tayo ngayon mga kagulong. Kasi sa totoo lang, real talk lang talaga tayo. Sa totoo lang talaga, mahina na talaga kay Lalamove. Lalo na, siyempre, pagpasok mo pa lang, siyempre, wala kang bag. Di ba? So, kailangan mong hindi mamimili ng booking. Nakakakuha pa naman, pero sa totoo lang, mahina na talaga. Kahit sa aming mga bag mga kagulong, medyo ang hirap ng kumita, ang hirap na maka 1,000, 1,000, yan, pagod na pagod ka na doon mga kagulong. Pagod ka kakahintay, kasaswipe, na hindi mo nakukuha. Yan. Kasi may mga dahilan. Yan, pag-usapan natin yan mamaya mga kagulong. Kung anong mga sistema dahil sa ngayon, marami nang nagsulputan na auto-clicker. Yan, pag-usapan natin yan mamaya mga kagulong kung bakit humina yung ating booking. Pangalawa, mga kagulong, yan, una yun ha, medyo humina na talaga. Pangalawa,
wala kang pang-abono, kasi sa totoo lang, maraming pumapasok na booking ngayon mga kagulong, halos karamihan, puro abono. Diba? Minsan, 1,000 pataas, minsan pa nga, above 3,000, 4,000, diba? Maraming abono mga kagulong. So, yun yung dahilan. Kung ikaw ay hindi mahilig mag-abono, at kung ikaw ay walang pang-abono, medyo alanganin din kasi nga karamihan na pumapasok, may mga abono. Di ba? Pero kung hindi ka naman takot ma-scam, magdala ka lagi ng pang-abono. Yan. Para kahit paano, makakuha ka ng mga abono. Yan. Pero kung ikaw naman ay nasa Manila, marami pa rin naman booking mga kagulong. Pero yun nga lang, marami pa rin ding abono. Di ba? Yan yung pangalawa. So kung hindi ka mahilig mag-abono, dahil lalo na pag alam mo, baguhan ka pa lang, alanganin ka pang kumuha ng abono dahil wala ka pang discarte doon kung ito ba ay scam or hindi. Halimbawa, naman ay takot kang ma-scam, pwede mong panoorin mga kagulong ang mga nauna kong vlog. Ilalagay ko sa baba ng description ang link ng aking mga vlog para maiwasan mong ma-scam. Yan, panoorin mo rin mga kagulong yung mga dapat mong iwasan na booking kung ikaw ay mag-aabono para hindi ka ma-scam. So, ilalagay ko sa baba ng description ang mga link niyan, mga kagulong. Ang pangatlo, marami ng kompetensya, mga kagulong. Tulad ni Grab. Si Grab, matagal na rin naman yung si Grab, mga kagulong. Mr. Speedy, yan. Tuk-tuk. Yan yung mga kompetensya, mga kagulong. Kaya si yung mga booking natin, nahahati na. Hindi tulad dati na kukunti lang, wala si Tuktok, wala si Speedy. So malakas talaga ang booking ni Lalamove. Ngayon, sa dami ng mga delivery courier na nasusulputan, so lahat ng mga client, yung iba na gusto makatipid, naglilipat ng ibang mga courier. Diba? Kaya nagbaba rin si Lalamove dahil hinahabol niya yung mga mabababang courier. So, yan yung minsan, isipin mo, oo nga naman, para kahit paano makasabay siya. Pero, may isang diskarte dun mga gulong eh. Para naman, yung mga client mo na nauna dati na nagbubuk sa'yo, hindi mawawala. Dapat, good service ang importante dun mga kagulong. Diba? Good service nating mga rider. Kung magaling kang magservisyo sa yung client, kahit mahal pa ang per kilometrahe, kahit mahal pa ang base fare, hindi aalis yung mga gulong. Kasi alam mo bakit? Siyempre, safe yung kanyang pangarga. Di ba? Kahit sabihin mahal, safe namang nakakarating. Di ba? Yun na nga. Dahil sa good service, doon nagtitiwala ang ating mga client. Hindi naman karamihan na iba agad, naglilipat agad kumumura. Siyempre, yung iba, yun na nga. Naglipat ka, mura nga. Eh, yung produkto naman, hindi mo naman nakakarating ng maayos. Yan yung dahilan. Pero, si Lalamove, sinabayan niya yung mga bagong delivery courier. So, mababa sila, sinabayan niya, binabaan niya yung kanya. So, yun yung kanyang strategy. So, yun, hindi natin sila masisisi dahil yun ang kanilang strategy. Hindi lang na naisip na dapat yung good service na nating mga delivery courier. Yun na nga. Ang problema, siyempre, paano nga ba naman tayo magbibigay ng delivery good service sa ating mga client, 'di ba? Kung hindi tayo seryoso sa ating trabaho. Yan. So, para sa akin, mahalin mo lang iyong trabaho, 'di ba? Seryosohin mo lang iyong trabaho para at least nagagampanan mo ito ng maayos. Pero, yun na nga, kahit anong ganda mo ng iyong serbisyo, di ba? So, kung mababa na naman ang bigay sa'yo, mahina rin ang kita mo mga kagulong. So, doon ka nalang babawi kung may mga regular customer ka na gusto kang, yun na nga, nagustuhan yung iyong serbisyo, yun, lagi ikaw ang kukunin ng rider sa kanya. Yan yung ating pangatlo na dahilan. So, maraming kompetensya sa ating delivery courier. So, ang pang-apat, hindi na accurate yung kilometrahe ni Lalamove. Diba?
Bukod doon, hindi na accurate, may mga area pang mas bumaba pa, naging 5 piso ng per kilometers. Yan, 5 to 14 kilometers. So yun, 5 to 14 kilometers, so 5 pesos na lang siya mga gulong. So 14 to 20 kilometers naman, nasa 750 na lang nun siya mga gulong. So ito sa piling lugar lang naman mga gulong. Yan, so babasahin ko mga gulong anong lugar yun. Chichikin ko lang para at least may idea kayo sa mga baguhan. Yan, yan mga gulong, so ito ay sa Caloocan North, Caloocan South, Malabon, Nabutas, San Jose del Monte, Bulacan at saka Valenzuela. So yan yung area na mababa, di ba? Pag ang deliveryan mo nag-range to 5 to 14 kilometers yan. So ang per kilometer mo is 5 pesos na lang. Pero pag ikaw ay naman nasa 14 to 20 kilometers yung inyong pagdedeliveryan, pag pumikap ka ng North Caloocan South o alin man doon sa binanggit kong lugar, 7.5 pesos per kilometer siya. Pero pag yung na-pick up mo isa nandun sa loob ng 5 to 14 kilometers, 5 pesos lang siya per kilometers. Yun yung nabanggit natin na area. So sa ibang area naman, hindi pa naman siya na, hindi ko pa rin naman na-check yung mga biyahe ko, mamaya binawasan. So hindi pa rin naman ako umiyahe, so hindi ko pa rin siya na-check mga kagulong. Pero sa tingin ko, yun lang naman ang basihan. Diba? So kaya lumiit yung ating kita. Yan. Ang panghuli mga kagulong, ito sa isa sa dahilan mga kagulong, kung ikaw ay baguhan, at siyempre kung ikaw baguhan, diba? Siyempre ayaw mo naman gumamit ng pinagbabawal na teknik. Ito yung tinatawag na auto-clicker. Ito yung lala helper. Sa totoo lang kasi sa talaga mga kagulong, marami tayong kapwa-rider na kumakapit na lang talaga dun sa lala helper. Kahit paano, kumikita sila. Kasi nga, may auto-clicker eh. Ibig sabihin, hindi ka na maghahanap ng booking. Sila na mismong kumukuha ng booking. Yun na nga lang, may bayad yata mga kagulong. Hindi ko lang alam kung ilang percentage. Sabi nila, 5% daw. Diba? Pero siyempre, kung gagamit ka nun, magiging 25% ang bawas. Sa 20% kay lala mo, 5 plus 5% dun kay lala helper. Bukod doon, hindi ito pinapayagan ni lala mo. Yun ang sabi nila. Pero sa tingin ko, wala pa namang nababan. So, hindi natin masabi. Kung may nababan na, maaaring hindi nga talaga pinayagan. Pero wala pa naman akong narinig na nababan talaga na nagsasabi si lala mo na okay, ito naman marami na tayong naban dahil gumagamit yun ng lala helper. So, wala pa naman tayo ng hanggang ngayon. Wala pa rin naman ang balita, mga kagulong. So, yun. Kung ikaw ay baguhan, mahirapan ka lalo na kung marami nang gumagamit ng lala helper. Di ba? Sana naman, maging patas naman yung ibang nating ka-rider. Kasi sa totoo lang, ilang araw akong bumiyahe, so nung nakaraang linggo, ang hirap kumuha ng booking. Nasaswipe mo na, nagugulat ka, hindi makasali sa smart matching, nawawala yung booking. Di ba? Gugulat ka, sinwipe mo. Magugulat ka, hindi ka nakasali doon sa smart matching. Samantalang walang isang driver na, kahit 1 kilometer lang mga kagulong, nawala, hindi ko talaga makakukuha. Kahit anong gawin ko, siguro sa 5 booking, may nakuha ko, kinuha ko, malayuan na. Pero kung malalapitan lang, halimbawa nag-range lang siya ng mga 10 kilometers, ang hirap makakuha lang doon ka sa area na mahina na, di ba? Marami pa kayo nag-aagawan, marami pang gumagamit na pinagbabawal ng teknik, ang dami talagang sasabihin ng iba na mahinang nila lang. Iyaking kayo masyado, hindi. Siyempre naman, karamihan naman sa ibang kapwa-rider natin talaga, lumalaban ang patas. Di ba? Naiintindihan ko naman sila, yung mga gumagamit ng lala helper, sa kanila na yun. Ginusto nilang tahakin yung landas na yun mga kagulong, yung panglalamang sa ating kapwa. Di ba? Pero ako, hindi ko gagawin yun mga kagulong kasi nga, kung gagawin ko yun mga kagulong, gumamit, kahit nga pagdidimo, halimbawa, sasabihin ng iba, Paps, may nag-request rin naman kasi sa akin na paano nga ba gamitin si lala helper. Hindi ko talaga gagawin yun mga kagulong kasi pag once ginamit ko siya, di ba,
iba, medyo isipin ko na nilalaman ko na yung aking kapwa. So, di ba? Nang lalamang natin sa ating kapwa. Yung iba naman kasi talaga, nagtatrabaho ng maayos. Di ba? Iaagawan mo pa sila. Di ba? Gusto ko talaga yung, mas gusto ko yung mga kagulong yung sumasali kasi smart matching, sinuswipe mo. Di ba? Gusto ko yung, kahit marami kasi sa, alam mo, ito yung masarap mga kagulong eh. Sa ating mga kapwa rider na lumalaban ng patas, minsan, o sasabi ng iba, kasi tambay ka ng tambay sa puno. Siyempre, saan ka pa pwede magtambay sa arawan, sa gitna ng kalsada, napakainit. Mamaya, atakay, atikihin ka pa dyan ng high blood, di ba? Sa init, di ba? May stroke ka pa. Siyempre, lumas sa malamig, sa puno talaga. Yun lang naman ang pwede nating tambayan. Eh. Kasi may mga area naman, bawal tayo mag-parking. Di ba? May mga establishment na malamig, bawal lang tayo mag-parking. Siyempre, may mga negosyo yan sila. Di ba? Maharangan mo yung kanilang negosyo. Yan. Siyempre, doon tayo sa medyo malilim. So, minsan, marami kami. Tatlo, apat, lima. Kahit sabing, kanya-kanya kami ng swipe, napakasarap. Di ba? Kasi parang challenge ba kung sino makakakuha. Di ba? Yung lala helper, mga gulong, wala ng challenge yun. Kasi sila na namimili para sa'yo. Yan. Di ba? So, para sa akin, huwag kang gumamit mga gulong. Pareba, ikaw baguhan, eh, okay pala ito kay Lala Helper, gagamitin ko. Wag. Kasi, sayang din eh, medyo, pag naban ka, sayang din yung iyong account. Bukod doon, nanggugulang ka sa iyong kapwa. Di ba? Iba, mga gulong, mas masarap kumain yung pinaghirapan mo. Di ba? Isang araw, bumiyahe ka talaga ako alas 6, nakauwi ako ng mga alas 7, alas 8, hindi ako nagbablog ng time na yung mga gulong. Kasi medyo sumasama-sama na yung aking pakaramdam. Kinita ko na sa mga 1-1, bawasan ng... Grabe yung gas ko, mas malaki pa ang gas ko. Ang naiuwi ko lang siguro na mga 600 plus 700. Mga 700, bawas na lahat yun. Malinis na yung mga gulong. Pero ang haba naman, sa 1,000, 1-1 nga kinita ko, mga ganun 1-1. So yung gas ko, kulang-kulang 300, kasi ikot ako pag mahina, ikot. Yun yung, di tulad dati, hindi talaga ako umalis sa isang lugar pag hindi ako nakakuha ng booking. So yung gas ko, medyo tipid ako. Eh dahil nga sa smart matching, siyempre makailang booking kasi naka isang oras kang swipe ng swipe, hindi mo nakukuha, minsan tunog na lang. Eh nasa na yung smart matching, hindi alam mo na. Di ba? Eh minsan pag swipe mo, wala na. Eh nakalagay 1 kilometer, alam na. Hindi tulad dati, kahit pag nakalagay 1 kilometer, nakakasali ka lagi sa smart matching. Yan ngayon, malabo na mga gulong. Kaya, yan. Dahil kay Lala Helper, medyo kung ikaw ay baguhan at ikaw ay nasa probinsya na tulad na banggit ko kanina, medyo alanganin kung iyon ang gawin mong hanap buhay. Kung ikaw ano naman ay matin ng trabaho, focus ka na lang doon sa iyong trabaho. Kung lamawang may overtime ka na lang. Huwag mo na pangarapin na, dito ko kailala mo mag-overtime, baka mas malaki. Minsan, ganun, minsan, suerte, malaki. Kinabukasan, bawi naman, wala. Ganun lang yun, mga gulong. O yan, yun lang yung ma-advise ko sa inyo kung okay ba talaga yung kitang kailala mo, medyo hindi na. Hindi na tulad dati. Di ba? Na, kahit sanabing, kami nga, may mga bag eh. Di ba? Swipe lang ng swipe. Di ba? Kahit anong gawin ko, swipe ng swipe, hindi ko pa rin nakukuha. Siyempre, minsan kung may note, yun ang babasahin mo mamaya, peak booking. Kasi dahil kay Lala Helper, mga kagulong, ugaliin nating magbasa. Yung iba siya sabi kasi ng iba. Kasi ako, swipe lang ako ng swipe eh. Na-swipe ko, di ko na tiningnan eh. Peak booking pala, may nakalagay pala, bus. Pick up, bus. Di ba? Kalabaw, pick up. Hindi naman ako gumagamit ng Lala Helper. Sa tingin ko, sa totoo lang, pag may note mga kagulong, bago mo, pag sinwipe mo, nakikita mo naman ang note eh. Makikita mo, pag click mo pala, makikita mo agad ang note eh. Pag sinwipe mo, may confirm to apply pa. Habang naka-confirm to apply, makikita mo yung note eh. Huwag mo sabihin, hindi mo nababasan. Ilang segundo yung confirm to apply? 3 seconds? Sa unahan pa lang, kikita mo na eh. Peak booking eh. Diba? Maring gumagamit yung iba ng Lala Helper. Hindi lang sinasabi ng peak booking. Nakuha ko, hindi ko na lang gabasa. Ugalayin natin magbasa para minsan, pag ganyan, masasabihan ka tuloy na gumagamit ka kay Lala Helper. Kasi kay Lala Helper, pag may note, wala lang basa-basa yun eh.
automatic kinukuha yung booking, lalo na yung area na yun, pasok dun sa iyong seatings. Di ba? May seatings kasi makagulong kung saan lang gusto mong bumiyahe. Kung magkano lang ang halimbawa, nag-range ka lang ng 100 plus, 50 pataas, 100 pataas, ganun yung seatings doon. Pag yung booking na yun pumasok, peak booking pumasok, kukunin agad ng lalahil per yun, papasok agad sa'yo. Kasi hindi mo naman mababasa yung makagulong kung may note pag nakalalahil per ka. Kasi napamunod ko sa YouTube, may gumamit nun. Eh, nag-searching ng searching lang yan. Biglang papasok lang yung booking. Nakikita na may note pala. Abono. Eh, peak booking yun. Alam mo, may mga ganon. Peak booking. Kasi hindi tulad nung ikaw mismo nagsaswipe. Diba? Tapos, pag may note, kukonfirm mo. To apply kung gusto mo ba talaga yung note. Imposible naman sa 3 seconds, hindi naman mababasa yung peak yun. Di ba? Minsan naiisip ko tuloy, kalukuhan yan. Siyempre, di ba? Hindi na rin naman natin alam kung hindi nga ba naman talaga din binasa or gumamit lang talaga siya ng Lala Helper. Di ba? Dahil kay Lala Helper, maraming gumagawa ng peak booking. Tandaan. Pag ikaw nakarami ng cancel dahil peak booking, eh, mapapagalit na ka rin nila lang, ba't hindi ka ba nagbabasa? Magpagdudahan ka tuloy na gumagamit ka ng Lala Helper. Yan. So, paalala sa aking mga kapadeliver rider, kailala mo, ugalain natin magbasa sa mga note kung anong nakalat bago tayo mag-swipe. Yan. So, yan. Sana may natutunan kayo sa aking video, mga kagulong. Kung nagustuhan nyo, pakilike na lang din and share. At sa mga nagpapa-shoutout, shoutout kay Trupang June. Shoutout sa iyo, kagulong. Maraming salamat sa iyong panonood sa aking channel. Yan. Shout out din kay Vince Hernandez Castillo. Yan. Maraming salamat sa iyo. Shout out din kay Jeffrey Yalong ng Dasma. Yan. Thank you sa inyong lahat, sa inyong patuloy na suporta sa aking channel. Sana huwag kayong sawang sumuporta. Yan. Malapit na tayo sa 1,000 subscriber. Yan. Maraming salamat. At dito nagtatapos ating short video. Mahabang video na pala itong mga gulong. So, yun. Maraming salamat sa inyong panonood.